My friend, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Next time mong umattend dito sa Q&A session nito, bibigyan muna kita ng konting introduction para at least may idea ka kung ano ba yung tong Q&A session nito at para saan ba to. So ang Q&A session nito ay para masagutan ko yung mga tanong nyo ng live. Kasi kung nanonood ka ng YouTube sa YouTube channel ko ng mga YouTube videos ko, at kapag nagtanong ka kasi doon, medyo matagal bago ko siya masagutan dahil sa dami din ng mga nagtatanong. Pero hindi katulad dito sa Q&A session na ito, na pwede ko na kaagad masagutan yung mga katanungan mo kapag nakita ko, lalo-lalo na kapag nauna kang nagtanong. Kasi itong Q&A session na ito ay ginagawa natin every Friday at 8 p.m. Philippines time. So kapag maagap ka, nauna ka nagtanong, una kong mababasa yung mga katanungan mo. So ang Q&A session na ito ay para sa mga network marketers na gustong matutunan kung paano magiging successful sa kanilang mga network marketing business regardless kung anong kumpanya ka kabilang. As long as gusto mo na maging successful sa ethical na paraan, pwedeng-pwede sa'yo ang Q&A session na ito. So imaginein mo na lang na kung ikaw ay uma-attend sa mga new members orientation, new dealers orientation, or kung ano man ang tawag nun, yung mga seminar, kung matend ka sa mga ganun, parang ganun lang rin ito pero online at pwede sa lahat ng mga networkers kahit saan kabilang ka na network marketing company. Meron lang tayong isang rule dito sa Q&A session na ito. Ang rule lang naman natin ay bawal tayo mag-mention, mag-comment, mag-promote ng network marketing company na kinabibilangan natin para hindi ka ma-block dito sa page na ito. Kasi irespeto natin yung ibang mga network marketers dahil magkakaiba tayo ng kumpanya. I am currently building in my own network marketing company, pero hindi ako magpo-promote ng networking company ko dito dahil ang goal nga nitong Q&A session na ito ay masagutan ko yung mga katanungan nyo at matulungan ko kayo na maging successful sa inyong mga negosyo sa ethical na paraan. Yun ang pinakang purpose nitong Ethical Nation na movement na ito. Dahil gusto natin na mas dumami yung mga ethical networkers kumpara sa mga scammers at mga unethical networkers. Ang pinakarason kasi kung bakit pangit sa pandinig ng mga tao ang network marketing ay dahil sa sobrang daming mga unethical networkers at mga scammers na nagkalat dito sa Pilipinas. Dahil mas marami sila, pangit pa rin ang tingin ng mga tao pagdating sa negosyo natin. Kaya ang pinakang goal, ang pinakang vision ng Ethical Nation, itong movement natin, ay para mas dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas. At kapag mas madami na yung mga ethical networkers, magiging maganda na sa pandinig ng mga tao at magiging professional ang dating ng ating industriya sa mga tao, sa mga prospects na hindi pa involved dito sa negosyo natin. At ang pagbabago na yun ay magsisimula sa'yo, and then ipapasa mo din sa mga members mo. So yun ang pinakang vision ng Ethical Nation. Ang Ethical Nation ay community ito. Ito ay isang movement, hindi to kumpanya. And kapag ikaw ay isang networker na ginagawa mo yung negosyo mo sa ethical na paraan, automatically part ka na ng Ethical Nation sa ayaw mo at sa gusto. So sa pagtatanong, i-comment mo lang dyan sa ilalim or kung saan ka man nanonood nitong live na ito, comment mo lang yung tanong mo, and sa pagtatanong, be specific as much as possible. Ay maging specific ka sa mga itatanong mo para masagutan ko siya ng maayos. Kung sakali man na dalawa yung tanong mo, tatlo yung tanong mo, marami kang tanong, pagbibigyan ko muna na sagutin yung ibang mga nagtatanong para mabigyan ko rin sila ng chance kasi umattend din sila. Pero kung sakali na wala ng ibang nagtatanong tapos puro tanong mo na lang, edi sasagutin ko lahat ng mga tanong mo. Ang mga isasagot ko sa mga katanungan nyo is based on my experience. So ibig sabihin, hindi ito yung nabasa ko lang sa isang libro, narinig ko lang kung kanino. Sasagutin ko kayo kung ano yung kailangan nyong marinig at hindi yung gusto nyong marinig. So kung ikaw ay medyo balat sibuyas o medyo sensitive ka or madaling masaktan yung feelings mo, I do not recommend na manood ka nitong Q&A session na to kasi real talk ako sumagot sa mga tanong. Kung sakali man na hindi ko alam yung sagot dun sa tanong mo, sasabihin ko na hindi ko alam dahil hindi ko rin naman talaga alam lahat. I've been doing this business, I've been in the industry for almost 7 years na as of the making of this video. This year is 2020. So medyo matagal ko na rin ginagawa ang negosyo na ito. So kapag ka nagtanong ka sa akin ng mga bagay na outside network marketing, sigurado ako na malabong masagot ko yan. So huwag sana kayong magtatanong dyan ng mga tanong na hindi naman, wala namang kinalaman sa network marketing tulad ng stocks, investment, trading, or cryptocurrency, or kung ano-ano pang mga bagay na yan dahil hindi ako qualified na sumagot sa mga nagtatanong nyo about doon. Okay, itanong nyo yan doon sa mga ibang expert. Hindi ako expert pagdating dyan. Masasabi ko lang na expert ako pagdating sa network marketing. Sa bawat isasagot ko sa inyo na based on my experience, hindi nyo kailangang maniwala.
hindi nyo kailangan na sundin kung ano yung sinasabi ko. Ako ay nagbibigay lang ng aking experience. Based on my experience and based on my opinion, kung ano yung nag-work sa akin, kung ano yung hindi nag-work sa akin, yun lang ang i-share ko sa inyo. Pero hindi kayo required na maniwala. Okay? Hindi ko kayo be-brainwashin. Hindi katulad ng ibang mga uplines na sa kanila ka lang dapat makinig kasi sila yung successful. Hindi ako ganun. Nasa sayo kung maniniwala ka, kung sa tingin mo ay hindi tama yung sinabi ko, kung sa tingin mo ay mali yung mga sinabi ko, huwag ka maniwala. Huwag mong sundin. It's fine. Ang sa akin lang naman, sinagot ko lang naman yung tanong nyo based on my experience. So, i-mention mo yung iyong mga teammates, yung iyong mga members, o yung any friends mo na network marketers na alam mo na magbe-benefit dito sa Q&A session ito. I-mention mo sila dito sa live na to, i-share mo to sa kanila, i-share mo sa Facebook group nyo, sa GC nyo, or whatever, kung sino man yung pwedeng matulungan nitong ating Q&A session. Meron lang akong isang healing sa inyo since wala naman kayong binabayaran sa panonood ng training na ito. Kahit yung mga YouTube videos ko, kung nanonood na kayo nun, o yung mga Facebook videos ko dito sa Facebook page na ito, kung saan kayo nanonood, wala naman kayo binabayaran dyan, di ba? Libre lahat yan. Pero ang isa lang ang healing ko, i-like mo tong Facebook page na to kung saan ka nanonood and i-click mo yung See First. Kapag klinik mo kasi yung See First, manonotify ka ni Facebook sa tuwing meron tayong live. Para kung sakali, halimbawa nakalimutan mo, hindi ka nakapag-set ng reminder tapos nag-live tayo, magbibigay sa'yo ng notification si Facebook kapag live na tayo. So that is every Friday, 8 PM Philippines time. At kung hindi mo pa alam yung YouTube channel ko, i-search mo lang yung pangalan ko, Carl Serrano, na may K. Okay, K yan, hindi C. So makikita mo na kaagad yung mukha ko dun sa YouTube channel ko na yon. And then, pwede ka mag-subscribe dun, panoorin mo lahat ng mga training videos dun, kasi dun mas maraming mga training videos and mas technical yung mga itinuturo ko doon kasi recorded yung mga training na yun. So, yun lang yung healing ko. Like mo lang tong Facebook page na to, click mo yung See First and mag-subscribe ka doon sa YouTube channel ko. Nang sa ganun eh, mas ganahan pa ako na gumawa ng mga content para sa inyo. And finally, last na to, okay, meron akong ginawang ebook which is yung Unlimited Prospects Handbook. Sa ebook na yun, doon mo matututunan kung paano magkaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Doon sa ebook na yun, nagbigay ako ng mga sample inviting scripts, sample prospecting scripts na pwede mo na kaagad gamitin sa prospect mo para magawa mo siyang maging interesado sa negosyo na inaalok mo sa kanya. Pero take note, hindi ito magic, walang magic sa ebook na yun, at hinding-hindi pwede yon ebook na yun sa mga tamad. Kung ikaw ay nag-expect ng parang magic o mga budol-budol words na mga ganun na pag sinabi mo automatic na yayaman ka na kaagad, sasali lahat sa'yo, walang ganun. So kung ganun yung in-expect mo, hindi yun para sa'yo. Unlimited Prospect Handbook, para yan sa mga masisipag at sa mga tao na ina-apply kung ano yung natututunan nila. So kung interesado ka na malaman, hanapin mo lang yung link sa description ng video na ito. Makikita mo kung nanonood ka nitong video na to sa Facebook, makikita mo sa taas yung description. Kung nanonood ka nito sa YouTube, makikita mo naman sa ibaba. So with that being said, magsimula na tayo sa ating Q&A session. Okay, by the way, yung intro ko, yung sinabi ko kanina, is gusto ko na humingi ng pasensya sa inyo kasi nga, yun yung sinasabi ko kanina na hindi nyo narinig na tawag dito na may hardware problems pa ako kasi nagpalit ako, nag-upgrade ng mga hardware dito sa PC. Eh, medyo bano ako sa mga ganito kaya may mga inaayos pa. Buti na lang nakita ko na yung comment, no? Buti na nakita ko yung comment. Okay, yun, okay na ha? Gusto kong humingi ng pasensya sa inyo kasi nga may mga hardware pa na inaayos, hindi ko agad siya naayos, and may possibility itong video is naglalag siya. Ewan ko kung na-experience nyo, napapansin nyo na nagpuputol-putol siya, pero ang importante naman ay naririnig nyo yung boses ko. Okay, yun naman yung importante. Okay, alam ko naman nasawa na kayo sa gwapo kong pagmumuka, kaya okay lang, basta nakikita nyo ako at naririnig ka at nagpuputol-putol. Bawi na lang ako next Friday kasi hindi ko na pwedeng tanggalin to. Pag tinanggal ko to, uulit na naman tayo. So sayang yung oras, okay? So yun, buti na lang nakopy ko yung mga tanong. Okay, shout out dun sa mga pinakauna nag-comment, Mylen Calliejo, Lilibet Cahayon, and John Mark Tanaya. Yun, naalala ko yung pangalan. Buti na lang naalala ko yung pangalan. Okay, sila yung mga pinakauna nag-comment. Sa mga first timer diyan, comment pala kayo para mabigyan ko kayo ng ng shout out para masaya. No, mabigyan ko kayo ng shout out yung mga first time umattend dito sa ating Q&A session. Sorry. Okay, sorry, move on na tayo. Sorry na. Move on na tayo. Okay, so first question comes from Genesis Jan Dalagit. So, tanong niya, ano po mas maganda kung may hype or wala? May advantage kasi sa akin ng hype sa pagkatao ko, doon ako napupush. Thank you po sa pagsagot. Okay. So, ito pagdating sa hype.
Ako rin na may kasalanan nito kasi hindi ko masyadong na-elaborate nung nagsisimula na yung about sa hype na meron rin naman siyang positive side. Naniniwala ko lahat ng bagay mayroong positive at negative side. Depende na lang doon sa isang bagay or sa isang sitwasyon or sa isang gawain kung gaano karami yung positive, kung gaano karami negative. Now, sa case ng hyping, para sa akin, mas madami yung negative side nito pero may positive side rin siya. So, pag-usapan muna natin yung negative side ng hyping, which is yung nagbibigay ng false expectation. Okay, false expectation sa mga tao. Ibig sabihin, 'di ba? I'm sure baka ganung way ka na pasali, na akala mo ang dali, akala mo ang bilis, akala mo yayaman ka kagad, mag-invite ka lang isa sa left, isa sa right. Akala mo napakadali lang, 'di ba? Sa ganung way ka na pasali kasi ang daming pinapakitang pera, ang daming pinapakitang artista, ang daming pinapakitang sports car, ang daming pinapakitang cheque, kung ano-ano pa, 'di ba? So, akala mo, napakadali lang. Kasi yun yung pinararamdam nila ng mga hype beast, okay, kung tawagin, yung mga malalakas mambaliw. No, pagpasok mo sa network marketing, doon mo na realize na hindi pala totoo. No? So, parang nangyari, niloko ka. Diba? Ang tawag doon is parang buyer's remorse, kumbaga. Na-hype ka lang. Ngayon, hindi lang naman sa network marketing nangyayari. Nangyayari rin yan sa ibang negosyo, sa ibang mga product, di ba? Nangyayari din naman yung mga bagay na ganyan. Pero, yun nga, yun yung isa sa mga pinakang pangit na negative side para sa akin ng hyping. Kasi, yun ang isa sa mga reason, bukod sa mga scammer, yun ang isa sa mga reason kung bakit ang daming negative sa network marketing. Dahil sa mga taong gumagawa ng ganun. Diba? Yung nagbibigay sila ng false expectation. Hindi nila sinasabi na madali at mabilis, pero yun ang pinararamdam nila. So, anong difference? Pero hindi mo nga naman sila masisisi. Wala naman kaming sinabi, di ba? Di ba? Ang dali lang naman nila sabihin na gano'n. Wala naman kaming sinabing madali at mabilis eh. Di ba? O, so, panalo sila doon. Kaya magagaling yung mga yan eh. Di ba? Magagaling mga mindset. Or, in other words, brainwash. Magagaling silang mang brainwash kasi yan yung trabaho nila eh. So, yun yung pangit na side pagdating sa hyping nga. Marami pa naman eh. Pero huwag na natin pag-usapan kasi haba tayo. Now, ano naman yung positive side ng hyping? Personally, ako, hinahype ko sarili ko. Okay, binabaliw ko yung sarili ko. Kasi, ano yan eh, ang hype is connected yan sa excitement. Excitement din yan eh. Feeling ng excitement, nababaliw ka. Para doon sa mga first timer, hindi nyo naintindihan ano ibig sabihin ng baliw, anong baliw, anong pinag-uusapan nito? yun yung naramdaman mo nung unang beses ka sumali sa negosyo mo, tapos hindi ka makatulog, naisip mo yung mga pangarap mo, nabuhay yung mga pangarap mo, nabaliw ka. Yun ang ibig sabihin nun, okay? So, ngayon, positive side ng hyping is yun nga, nabibigyan ka ng excitement. Kung para sa'yo is nakakatulong yung hyping, yung pangbabaliw, para sa sarili mo, wag mo na lang gagawin sa ibang tao. Okay? Kasi ikaw naiintindihan mo naman eh, kung sakaling naiintindihan mo na nga. No, naiintindihan mo naman, ang importante na mabaliw sarili mo. Isa pa, ako, binabaliw ko is mga leaders ko. Okay? Mga leaders ko. Meaning ng mga leaders ko is ito yung mga leaders ko na may resulta. Okay? Meaning ito yung mga tao na committed na. Ito yung mga taong subok ko na. Na-testing ko na. Kasi sa amin, sa grupo ko, meron silang, may, ang mga members ko na gustong maging leader, may pinagdadaanan silang training module na kailangan nilang malampasan yung mga challenges doon sa training na yon. At pag nalampasan nila yung training na yon, na-achieve nila yung mga yung mga challenges ko, nalampasan nila, magiging, tsaka sila lang magiging official leader. Pero pag di nila nalampasan yon, hindi sila magiging leader. Okay? Hindi ko lang rin basehan resulta or whatever na may nandun yun sa training na amin. Okay? Kaya meron kami sistema na ganun. So once nalalampasan nila yon, nalampasan nila yung challenge na binigay ko doon, edi that's the time na i-consider ko na sila na leader. Kasi medyo mahirap yung challenge na binibigay ko eh. Diba? Kasi ang gusto kong mangyari, personal sa akin, personal, bilang upline, bilang leader, gusto ko yung mga leaders ko is mga matatatag. Ayoko ng mga iyakin, ayoko ng mga madadrama, ayoko ng mga daming excuses. Na, yan yung mga kabaliktaran ng isang leader eh. So, nalampasan nila yun. Ibig sabihin, oh, leader nga talaga to. No? Pero hindi ibig sabihin is, yun na yung huling training, diba? I-improve nang i-improve pa rin naman sila. So, at least naintindihan nyo. Kasi yung iba sa inyo, hindi nyo naintindihan kung ano ibig sabihin ng pagiging leader eh. Yung iba sa inyo, ang tipong kakasali pa lang ng prospect, ang pakilala mo, leader na. Diba? Ang tawag mo, leader. Tapos sasabihin mo, attraction. Hindi attraction yun. hindi attraction yun, hindi mo naintindihan kung ano yung ginagawa mo, kaya ganun yung sinasabi mo.
hindi ganun, hindi sa ganun paraan ako kakakuha ng isang leader eh. Sinusubok yan ng time, sinusubok yan ng mga challenges. Kaya, yun ang para sa akin. Kaya pag sinabi kong yung leader ko, ibig sabihin yan, yung may resulta, yan yung committed, yan yung nasubukan ko na talaga. Okay? Pero hindi naman ibig sabihin nun sa mga leaders ko, hindi naman ibig sabihin nun, hindi na sila pwedeng ma-demote bilang leader. Pwede ko silang tanggalin anytime kung sakaling may kalokohan silang gawin or kung sakaling maging loser sila, tatanggalin ko sila. Wala, hindi ako magdadalawang isip. So, yun yung, ano, para at least naintindihan nyo ha, yung ibig sabihin ko pag sinabi kong leader, kasi para at least nagkakaintindihan tayo, no? Yung kung ano yung definition ng leader na sinasabi ko kumpara sa definition mo ng leader. Okay, so yung mga binabaliw ko, madalas leader ko. Kasi baliw na sila eh. No? Baliw na sila. Babaliwin ko pa lang lalo. At hindi naman sila, hindi ko naman sila binibigyan ng false expectation kasi alam naman nila kung ano yung ginagawa namin. Alam nila kung paano namin yung ginagawa. Alam nila yung proseso na pinagdadaanan. At hindi ko naman sinasabi sa kanila na ano, na yung madali mabilis, di ba? Hindi naman ganun. Every once in a while, binabaliw ko yung mga ordinary members ko. Meaning hindi leader. Mga members ko. Once in a while. Pero madalang. Okay? Kasi ayoko talaga ng, hindi talaga ako mahilig magpakita ng result. Ayoko na sa ganung way. Pero minsan, once in a blue moon, no, nagpapakita ko ng result sa mga members ko. Okay, kasi may mga level yung mga level, hindi ko na i-ano yan, hindi ko na explain kasi masyadong haba. So, yun yung positive side ng hyping. Pero as much as possible, pero pagdating sa mga prospect, hindi namin siya ginagawa. Nagpapakita kami ng result, pero sinasabi namin na hindi yun madali at hindi yun mabilis. Nagbibigay kami ng disclaimer. Yun lang naman yun eh. Kung gusto mo magpakita ng result, wala namang problema. Yung pagpapakita ng result is, hindi siya unethical itself. So, kung paano mo siya ginawa, yun siya nagiging unethical. No, yung lalo-lalo na kung hindi mo inexplain, 'di ba? Pakita ka lang, 'di ba? Nagsasaboy ka lang ng pera. Ay, grabe dito sa power company namin, payaman. 'Di ba? Yun lang yung post mo. Ano expect ng mga tao? Ano iisipin nila, 'di ba? Ay, grabe, parang ang dali nito, ah. Parang bilis nito, ayos to, ah. Power to. 'Di ba? So ganun. Eh kung magbibigay ka ng disclaimer, pinaghirapan to, no? Tsinaga, inaral, 'di ba? Yung mga ganun lang. Hindi to ano, invest, wait and run. Dito yung mga invest ka lang, wala kang gagawin, yayaman ka, 'di ba? Hindi kami ganoon. So, yung simpleng disclaimer lang na 'yon kung gusto mo magpakita ng result. Magbibigay ka lang talaga ng disclaimer. Okay? Na ikwento mo kung paano mo siya na-achieve. Huwag mong bibigyan ng false expectation yung tao na parang walang kahirap-hirap mo siyang nakuha. Kasi makakapagpasali ka talaga sa ganung paraan. 'Yun nga lang, mga makukuha mo, mga tamad, mga nag-expect ng mabilisang pagyaman. Pustahan tayo kung ginawa niyo 'yon before. Diba? Ang lakas mo mang hype, tapos dami mo na pasalit, pustahan ang konti ng active sa'yo or baka wala kang active na member, ang dali nilang mag-quit. Diba? Kasi mali yung, ano eh, mali yung na, kumbaga reality versus, expectation versus reality yung nangyari eh. Expectation, yung pangbabaliw mo, reality, hindi pala ganun kadali. So, quit sila. Pakiramdam nila, liloko mo lang sila. Tapos dumadagdag sila dun sa mga nagiging negative sa networking. Ang definition nila nun, scam. Pag hindi sila kumita, scam. Eh, ganun ang tao eh. Wala tayong magagawa dun. Kahit, ano eh, kahit anong gawin natin. Ganun talaga yung, ignorante tayo pagdating sa mga ganung bagay. Ignorante ang mga Pilipino. Kaya, madaling ma-scam ang mga Pilipino. Kasi ignorante pagdating sa pera. Pag kumita, legit. Pag hindi kumita, scam. Yun lang naman yung definition sa kanila nun eh. Hindi nila naiintindihan kung ano ba talaga yung legit at scam. Okay? Kaya, marami yung nai-scam. Maraming nagpapa-scam. Kasi, para sa kanila, legit, kasi kumikita. Tapos biglang magsasara yung kumpanya. Diba? So, at least naintindihan nyo na, may ripple effect yan. Pag mahilig kang mangbaliw, hindi lang ikaw yung naapektuhan. Pwedeng makapagpasali ka ng madami, diba? Mag-benefit ka. Ito yung mga networkers na gumagawa nito, is yung mga talagang halang ang bituka. Wala na talaga silang pakialam. Ang importante sa kanila, kumita sila. Ang importante sa kanila, sarili nila. Huwag natin silang gayahin kasi may karma yan eh. Meron at merong karma yan. At hindi maganda yung karma. Kasi times 10 yan bumabalik or more. No? Kaya gawin natin ng tama kasi yun ang tama. Okay? So yun. Kaya at least naiintindihan nyo na kung ano yung pinagkaiba ng positive at saka yung negative na hyping. Yung hyping na negative usually hindi siya ginagamit sa mga prospect. Hyping walang disclaimer. Walang disclaimer. Okay? So yun. Next. Next question. Ito pala. Nandito pala. Naka-ano pala sa akin. Copy paste. From Anna Rose Kunahap.
First timer po sa live streaming. Okay, shout out sa iyo Ana Rose, first time pala dito sa ating Q&A session. So, we hope na makasama namin kayo, makasama ka namin Ana Rose, at kayong mga first timer diyan, makasama namin kayo every Friday at 8 PM Philippines time. Para masaya, para marami tayong payaman. Okay. So, from Ana Rose, first time sa live streaming, 1 month pa lang ako sa business na pinasukan ko. Anong maipayo mo sa akin bilang baguhan sa networker? Okay, ito yung pinapayo ko palagi sa nagsisimula pa lang. Una-una sa lahat, huwag na huwag kang maiinip. Hindi pwedeng maiinip. Patience. Okay, huwag mong i-expect na para tong trabaho. Now, hindi ko kasi alam kung paano kang napasali or paano kayo napasali. Hindi ko alam. No, majority sa inyo, I will assume na lang na binaliw-baliw ka. Kung hindi man, di mas maganda kung ganun. Pero majority sa inyo, sigurado ako na binaliw-baliw kayo, kaya kayo napasali, pinakitaan kayo maraming pera. Yung typical, yeah, maraming pera, malaking cheque, di ba? Video na ini-incash yung cheque, maraming sports car, maraming artista, or and so on. So, most of you is nabigyan ng false expectation. Ito ha, o at least naiintindihan nyo rin yung isa pang, ano, yung negative effect nito na pag mahilig mang hype para makapagpasali, na hindi nagbibigay ng disclaimer, nagiging mainipin ng tao. Hindi nila kasalanan talaga eh. Kasi nga, yun ang ini-expect nila in the first place. Yun ang advertisement eh, yun ang marketing strategy eh. Kaya ina-expect nila yon. So, hindi mo sila masisisi kung mainipin sila. Hindi mo sila masisisi kung nagmamadali sila, gusto nilang rumisulta agad. Yung tipong 3 days pa lang, hindi pa rin yumayaman. Kaya naiinis na, naiinip na. Diba? Hindi natin sila masisisi kasi sa ganung way sila napasali eh. Diba? So, yun. Kaya kung sakasakali man, ganung way ka napasali, okay lang yun. At least ngayon, naiintindihan mo na. Okay? At least ngayon, naiintindihan mo na na hindi ganoon ang case, pero legit po ang network marketing industry. No, as biased at as it may sound na parang biased, syempre network marketer ako. Alam nga naman sabihin ko, hindi, scam tong industriya natin. Legit talaga ito kasi mas matanda pa to sa atin. No, kasi tanda na to halos ng mga lolo-lola natin o mas matanda pa sa kanila. No, kung hindi ako nagkakamali, more than 80 years na to sa buong mundo. So kung scam ito, bakit tumagal ng ganung katagal? Diba? Mag-100 years na, no? Malapit na mag-isang century. So, legit talaga yung network marketing business, no? Meron lang talagang mga taong gumagawa ng kalokohan. May mga scammer lang talaga, may mga unethical networkers lang talaga. So, yun na nga yung vision natin dito, yun na nga yung goal natin sa Ethical Nation. Na wag na natin silang dagdagan, wag natin silang gayahin para hindi na sila madagdagan. Okay? So, yun ang advice ko sa nagsisimula pa lang. Hindi ka pwedeng mainit. Kailangan bigyan mo tong negosyo na to ng at least 2 taon. Natuloy-tuloy mo siyang gagawin. Okay? Tuloy-tuloy mo siyang gagawin. Tuloy-tuloy. Pero syempre, along that way, hindi pwede na hindi ka natututo. Kailangan mo rin matuto. Kailangan mo mag-improve. Kailangan mo mag-grow. Kailangan may mentor ka. Kailangan mo ng 5 M's. Yung palagi ko sinasabi. Kailangan mo ng 5 M's na yon. And then with that 5 M's na gagamitin mo for the next 2 years, yun ang magbibigay sa'yo ng resulta. Okay, so hindi ko na i-discuss yung 5Ms dito kasi mahaba yon. Meron akong ginawa yung Walang Paweran Bootcamp, panoorin nyo na lang yun. Meron dito sa description nitong video kung pinapanood nyo to sa YouTube, nasa taas yung description. Kung pinapanood nyo to sa baba pala, kung pinapanood nyo to sa Facebook, nasa taas yung description. Hanapin nyo na lang yung link Walang Paweran Bootcamp. Doon ko diniscuss yung about sa 5Ms. Now, for at least 2 years, kasi ewan ko kung narinig nyo na yung kasabihan na 98% ng mga network marketers na umaabot ng at least 10 years dito sa negosyo, dito sa industriya, 98% sa kanila yumayaman. Okay, 95% sa kanila yumayaman. Ewan ko narinig nyo na to. Okay, i-remind ko na lang ulit kayo kasi totoo talaga. Okay, 95% sa kanila yumayaman. At least 10 years ha. Pero yung 5, ano nangyari dun sa 5%? Yung 5% na tumagal dito sa industriya na to, na syempre yun, nag-i-improve na, ginagawa ko anong dapat gawin, ng at least 10 years, hindi sila yumayaman. Okay, yung 5%, hindi sila yumayaman. Sobrang nagiging sobrang yaman nila. So, wala kang choice. Kapag ginawa mo tong negosyo na to for at least 10 years, mamili ka na lang kung magiging mayaman ka o magiging sobrang yaman ka. Hindi lang dito sa industriya ng network marketing, even naman sa traditional business.
Ang problema lang, mas mahirap lang talaga yung traditional business. Bakit? Sa traditional business ba, pag nagtayo ka, automatic may mentor ka na na obligadong magturo sa'yo? Na kailangan ka nilang turuan? Katulad sa network marketing na kailangan kang turuan para pag kumita ka na malaki, kikita rin sila na malaki eh. Di ba? Sa network marketing, ganun. Di ba wala? Magiging kompetensya mo. So, yun yung may, at tapos sobrang laki pa ng puhunan, sobrang laki ng kapital. Tapos ang nangyayari pa, copy business. Nagsari-sari store siya, sari-sari store din ako, di ba? Nagiging copy business, wala naman nangyayari. Di ba? Mas mataas pa yung risk. Pag nalugi ka, ang laki na malulugi sa'yo. Samantala sa network marketing, magkano lang? Di ba? Depende na lang kung nag-multiple accounts ka. Ibang kaso na yan. Okay? So, yun. Hindi pwedeng mainip. Yun yung advice ko sa mga nagsisimula pa lang. Kasi kung mainip ka, hindi ka para sa pag-asenso. Okay? Hindi ka asenso kahit kailan. Kung mainipin ka, gusto mo yaman agad, walang kahirap-hirap, hindi ka asenso kahit kailan. Taga mo yun sa bato. Alright? So, yun. Yun ang, marami pang iba pero bigyan muna natin yung chance masagutan ko din yung iba. Okay, it's already 8:30. Shoutout muna tayo sa mga nandito. Ngayon, si Coach Efren, isa sa mga leaders ko to sa grupo ko. GN, Maylin, Richard, Jacob, Jake, and si Coach Jake din. Michael, Henry, okay, si Janinay, sino pa? Edna, Jen, sino pa yung mga nandito? Janry, Jania, okay, si Dapronete, Eloisa, ayan. So, shout out sa inyo mga nandito. Okay, so I hope na sagot ko yung mga tanong niyo so far. Okay. Next question from Janroy Fajarda. So, tanong ni Janroy is, ba't ganon? Naranasan mo na din po ba na kausapin yung sarili mo about sa magiging success mo every time na nadadown ka? Oo naman. Yan yung pinakang, ito yung pinakang importante. Ito ha, sabi nga yun. Napaka-importante na piliin mo yung mga taong kausap mo palagi. Kasi, napoprogram ka nila eh. No, kung palagi mong kausap ay negative, malamang yung buhay mo negative din. Yan, napoprogram ka niyan sa ayaw mo at sa gusto. Kasi subconscious yan eh. Diba? Ingatan mo ng palagi mong kinakausap. Isa yan sa mga turo na tama naman talaga na kailangan piliin mo yung mga taong kinakausap mo palagi, kasama mo palagi. Pero para sa akin, ang pinakang importante na kailangan mong kausapin at maging aware sa kung ano yung sinasabi mo, ay yung sinasabi mo palagi sa sarili mo. Pero nakaka-apekto kasi yung mga tao sa paligid mo eh. Yung sa sinasabi mo sa sarili mo. Okay? Kung palagi kang dinadown ng mga tao sa paligid mo, no, makaka-apekto yun sa sinasabi mo sa sarili mo. Kung palagi kang nililift up ng mga tao sa paligid mo, makaka-apekto yun sa sinasabi mo sa sarili mo. Pero ang importante, kahit dinadown ka ng maraming tao sa paligid mo, no, aware ka na. Aware ka na mangyayari lang yun kung anong sinasabi nila kung tatanggapin mo. Okay? Kung tatanggapin mo siya, kung tatanggapin mo na totoo, kasi ang katotohanan sa atin ay kung ano yung pinaniniwalaan natin. Yun ang totoo. Kahit hindi totoo sa akin, kung pinaniniwalaan mo yun, totoo yun sa'yo. Okay? Kahit hindi totoo sa'yo, kung pinaniniwalaan ko ang isang bagay, totoo sa akin yun. So, nagiging subjective yung yung katotohanan. So, ang pinag-uusapan natin is about sa success. So, every time na nadadown ka, kinakausap mo yung sarili mo, tapos minomotivate mo yung sarili mo, ayos yan. Kasi wala naman talagang ibang makakapag-motivate sa atin kung di sarili natin eh. Kahit anong motivation ng marinig natin sa ibang tao, kung tayo mismo hindi naman tayo naniniwala, walang kwenta yun lahat. Okay? Kaya nga sinasabi ko din na hindi naman yung upline mo, yung mentor mo, yung leader mo, yung coach mo ang magpapasucess sa'yo eh. Ikaw lang din talaga. Sila lang yung nagsisilbing gabay. Kumbaga sa 5Ms na tinuro ko, sila yung GPS. GPS kasi ituturo nila sa'yo yung mas mabilis na daan, ituturo nila sa'yo yung shortcut, ituturo nila sa'yo yung saan yung delikado para iwasan mo. Di ba? Yun ang trabaho ng GPS. Pero kung hindi mo naman susundin yung GPS, walang kwenta yung GPS. So, hindi rin talaga yung mentor or yung coach. Maliit na factor kami. Kumbaga, parang 10% lang kami. 90% is ikaw. Yung actions mo, kung gagawin mo ba, yung paniniwala mo, kung babaguhin mo ba, yung mindset mo, kung babaguhin mo ba, kung aayusin mo ba. So, kung inakausap mo yung sarili mo para i-positive siya, kung
So sa simula, medyo ano yan eh, mahirap yan talaga kasi nga hindi tayo na program na ganun. Okay, majority sa atin, 'di ba? Meron ba dito sa inyo pinalaki ka ng magulang mo para maging successful? Kasi successful din sila, meaning mayaman din sila. Okay, malamang wala sa inyong ganun kasi kung meron, baka wala ka sa network marketing. Baka ginagawa mo kung ano yung ginagawa nila. So, majority sa atin, including ako, ay hindi naman napalaki ng ganun eh, na positive thinker, di ba? Na, tawag dito, itama yung mindset, yung mga ganun-ganun, di ba? Hindi naman ako napalaking ganun. Typical lang din ako napalaking mag-aral ka na mabuti para makagraduate, makatrabaho, makapag-abroad. Typical lang din. Di ba? Typical na Pinoy. So, kaya sa simula, kapag minomotivate mo yung sarili mo, medyo kukontrahin ka ng subconscious mind mo. No, kukontrahin ka niyan. Hindi, kalukuhan yan. Magtrabaho ka na lang, mag-abroad ka na lang, quit ka na lang para wala nang hirap. Di ba ganun yan sa simula? Pero ikaw, bilang ikaw yung conscious mind, ikaw mismo, sa simula, kukontrahin mo siya. No, kasi ikaw pa rin naman ang masusunod eh. Kukontrahin mo siya hanggang sa masana yung subconscious mind mo, hanggang sa mag-register siya, hanggang sa maging automatic na pag nadadown ka, minomotivate ka ng sarili mo automatically. So, matinding practice to, depende sa kung gaano ka nakatagal, at I mean, kung ilan na yung edad mo. Diba? Kasi halimbawa, nagsimula ako sa negosyo na to, 18 years old. So, ibig sabihin, for 18 years of my life, mali-mali yung pinaniniwalaan ko. Ang tagal bago ko binago yan. Okay, hanggang ngayon, meron pa rin akong ilan na mga binabago, eh, na mga lumang-maling mindset. Hanggang ngayon, meron pa din naman, kukunti na lang, pero meron pa din. So, ibig sabihin, after 7 years, isipin mo yun. Diba? Pero, mas napabilis yung pagbabago ng mindset ko kasi nga, yun, pinili ko yung mga taong palagi kong kasama, mas nakinig ako sa mentor ko, diba? Even yung mga family members ko, hindi ko sila pinakinggan, hindi ko sila pinaniwalaan. Pag dinadown nila ako, hindi ako nakikinig sa kanila kasi ang katwiran ko, gusto ko maging successful eh. Hindi naman sila successful, ba't ako makikinig sa kanila? Ang ganun, napakasimple lang ng katwiran ko. Pero, nothing personal. No, nothing personal, hindi wala akong problema sa kanila, hindi ako galit sa kanila dati. Nung hindi ko pa to naintindihan, nagalit ako sa kanila, bakit nila ako dinado, ba't din nila ako sinusuportahan, ganyan ganyan. Diba? Pero later on, na-realize ko na pagmamahal nila yon, yun yung way nila ng papapakita ng pagmamahal kasi ayaw nila na makita ako na nagfe-fail, nasasaktan kasi hindi nila naiintindihan na kailangan mag-fail ng marami para maging successful kasi nga, hindi naman nila na-achieve yung success. So kaya hindi nila naintindihan. So, way nila yun ng pagmamahal. So, nung naintindihan ko na yun, wala akong galit sa kanila. Buti na nga lang eh. Buti na lang di nila ako sineportahan. Kasi kung sineportahan nila ako, baka tumigil ako. Kasi, yung mga time na dinadown nila ako, mas lalo ako nagigigil. Yun yung motivation ko eh. Mas lalo ako nagigigil, mas lalong gusto kong patunayan na magiging successful talaga ako. So, napaka-importante na factor niya. Pag kinakausap mo yung sarili mo, diba? Kasi nga, wala naman talagang ibang magmamotivate sa atin, kundi tayo lang rin naman. Okay, tayo lang rin talaga. So, para sa inyo mga nagsisimula, practicein mo na yan. Kahit na walang naniniwala sa'yo, ang pinaka-importante yung kailangan maniwala, ikaw. Kahit walang naniniwala sa'yo, magiging successful ka pa din. Kahit walang naniniwala sa'yo, ang pinaka-importante yung maniwala, ikaw. Kasi kapag naniniwala ka, dadating yung mga taong maniniwala rin sa'yo. Taga mo yan sa bato. Alam ko sinasabi ko, 7 taon ko na itong ginagawa. Okay? And may na-achieve na rin akong success sa ethical na paraan. Right? So, yun. Next question. Okay, ito. From John Mark. Okay, magandang tanong to. Kasi ito yung pumapasok sa isipan parang recently lang. Na, tanong ko lang po, okay lang po ba na network muna focus ko tsaka na muna ako matutong mag-investment o dapat po isabay ko na silang matutunan? I'm 23 years old. Okay, so ito yan ha. Ito yung perspective ko pagdating sa investment kasi may mga investment din ako. Pero hindi ako magtuturo ng about investment kasi hindi ko yan expertise. Okay? Ito yan, yung mga tao iniisip nila, naku, ano na, huli na, hindi ka nag-i-invest, blah, 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 blah. Meron namang point yan, pero para sa akin lang naman, anong i-invest mo kasi? Anong i-invest mo? Hindi ka nga kumikita eh. No, kung kumikita ka man, nagkakautang-utang ka pa, kapos ka palagi, anong i-invest mo? So yun yung ano ko, yun yung side ko. So instead na isipin mo investment, ang isipin mo cash flow. Unahin mo cash flow, unahin mo magkaroon ng malaking source of income. Yun ang gagamitin mo for your investment. Okay? Yun yung ano ko, yun yung perspective ko, yun yung para sa akin kasi yun ang ginawa ko. No, nag-start ako magkaroon kasi ito nangyari sa akin eh. Ito ha, para at least na intindihan niyo. Nung hindi ko pa naintindihan 'to,
nangyari sa akin is pinipilit ko na isabay invest. Dalawang beses nangyari sa akin na yung ininvest ko, wala rin, napunta rin sa wala. Kinuha, na winidraw ko rin, kinuha ko rin lahat kasi nga dumating yung time, bumagsak ako eh. Diba? Dalawang beses nangyari yun. Sabi ko, bakit kaya ganun? Nag-invest naman ako. Kasi nga, ang inisip ko is for long term, tama naman yung ano ko, tama naman yung goal ko, tama naman yung idea ko, tama naman yung... Pero bakit ganun yung nangyayari? Ibig sabihin, para lang sa akin na tama ako, pero mali talaga yung ginagawa ko kasi iba yung sinasabi ng resulta eh. Diba? So, dalawang beses na nangyari. So, sabi ko, may mali sa ginagawa ko. Ano kaya mali? So, hinanap ko kung ano yung mali. Yun ang tatunan ko. Ang dapat na inuuna, cash flow. O yung malaking, magkaroon ka ng malaking source of income. Hindi investment. No? Hindi investment. Ang inuuna is cash flow. Ang kasunod, ano yung kasunod? Para sa akin, ang kasunod is insurance. Life insurance. Okay? Life insurance. Yung para sa akin. Or healthcare, pwede rin. Diba? Yung mga healthcare. Short-term, long-term na healthcare. Halimbawa, may na-hospital, may pambabayad kayo, may ganun, accidental insurance or whatever. Usually naman, mga insurance, may ano naman yan eh. May mga package-package naman sila. Kasi, inuna mo yung cash flow eh. So, ibig sabihin, may pera ka na pang insurance mo. Kasi, hinuhulugulugan yan monthly. No? Yun yung sa case ko. Hinuhulugulugan ko siya, monthly ako nagulog. Yun yung sa akin. Diba? Tapos, para at least, ano ka na, panatag na yung loob mo na kung sakali man nakunin tayo ni Lord, huwag naman sana agad, no? Huwag naman muna. Eh, okay yung family natin. Mabubuhay sila. Ang insurance, hindi naman para sa atin yun eh. Ang insurance talaga is para sa family na maiiwan. Lalo na kung tayo yung breadwinner, kung tayo yung inaasahan. Diba? So, okay na. Kasi, okay ka na. Diba? Okay ka na. Secured na yung family mo. Ang kasunod is emergency fund. No? Yun yung para sa akin. Okay? Ano to ha? Draft pa lang to na sinasabi ko sa inyo. Okay? Draft pa lang ito sa isipan ko. Emergency fund or, hindi pala, mas importante kasunod is ano. Before emergency fund, unahin mo muna pala is ano. Bayad utang. Okay, so yan yung isa sa mga problema ng mga Pilipino. Okay, kung mapapansin nyo, kayong may mga utang, mapapansin mo, ang blessing sa'yo napaka-limited. Dati hindi ako naniniwala dun eh. Anong kinalaman nun sa ganyan? Pero meron kasing nabaviolate na law. Okay, may nabaviolate ka na batas ng universe eh. Pag hindi ka nag- Actually, nasa Biblia din yan, yung dapat magbayad ka ng pinagkakautangan. Diba? Kahit hindi mo siya kayang bayaran ng buo agad-agad, kausapin mo siya kung pwede naman na hulugulugan mo lang hanggang sa makompleto mo. Diba? Usually, okay naman. Papayag naman sila sa ganun eh. Naharangan yung mga blessings mo kasi nga may hindi ka binabayaran ng utang kahit gano'ng kaliit yan. So, bayad utang muna. Okay, bago ka mag-post ng hashtag blessed, magbayad ka muna ng utang. Okay? So, yun. And, yun. Tsaka, after that is emergency fund. Emergency fund, meaning, ito yung ano mo. Ito yung, halimbawa, yun yung cost of living mo for the next 6 months. Halimbawa, gumagastos ka ng, let's say, 20,000 buwan-buwan. Yun yung expenses mo. Pagkain, kuryente bills, or whatever. Kung ano man ginagastos mo. So, dapat meron kang 6 months worth of 20,000. So, meaning, meron kang 120,000. Para kung sakasakali, ano man ang mangyari emergency, katulad nung nangyari sa atin na emergency last year, na hanggang ngayon is apektado pa rin naman tayo, COVID na hindi natin inaasahan, tanggalan yung mga trabaho, nagbagsakan ng mga negosyo, di ba? E kung may emergency fund ka, meron kang 6 months allowance. Okay? 6 months na allowance na mananatili kang ano, mananatili kang buhay, survive. Okay? Kasi 20,000 yung ginagastos mo every month. Diba? And then finally, yun na yung huli, investment. Na-cleared mo na yung mga pinakang importante, okay na yung investment. Madali na mag-invest. May pera ka na eh. Wala ka ng utang, may pera ka na, may insurance ka na, may emergency fund ka na. Madali na mag-invest. Okay? Di ba? Naging financial education tuloy tayo ngayon. Yan yung personal na ginawa ko. Yan yung sa akin. Okay? Pwedeng may mga mali ako, hindi ko alam. Pero yun ang nag-work sa akin eh. Yun ang gumagana sa akin. Instead na puro invest. Kasi nga wala pa namang i-invest. Diba? Anong i-invest mo? Tapos hindi ka rin naman magiging consistent kasi nga wala kang malaking cash flow. Hindi ka rin magiging consistent sa pag-invest mo. Wala rin. Diba? Yun yung para sa akin. Okay? So yun. I hope na nasagot ko yung tanong. Okay, meron na lang time 15 minutes. Next question comes from Junel
Mortega Ramos. Okay, ito controversial to na tanong. Okay, nakita ko kanina. I hope subscriber ka din po ni Doc Adam. Hindi po. Gusto ko lang po sana marinig ang reaction mo to patungkol sa video niya na network marketing products. I think kailangan po talaga ng critical thinking skills pagdating sa pag-promote ng products. Tama po. Oh yes, kailangan mo talaga alam mo yung pinopromote mo na product. Kailangan naiintindihan mo talaga yan. Hindi yung benta ka lang ng benta tapos hindi mo naman naiintindihan. Para mas madali mo siyang maintindihan, gamitin mo. Aralin mo yung produkto, gamitin mo mismo para ikaw yung maka-experience. Na para sa akin, meron rin, na rin kasi sa akin nag-about, umabot na rin sa akin yung balita yung about dito kay Doc Adam na sinisiraan daw yung network marketing. Alam mo, ako, wala akong pakialam. No, kasi hindi naman na to bago. Anong bago? No, hindi lang naman si Doc Adam. Ang dami pa dyan iba na sinisira yung industriya ng network marketing. The more na nagbibigay kayo ng focus sa kanila, the more na nagtatapon ka ng oras. Na sana inilagay mo na lang yung oras na yon para mag-profit producing activity ka, nakabenta ka pa, di ba? So, yun yung ano ko, yun yung perspective ko. Yun yung para sa akin. Kaya hindi ko na pinakilaman dati, naisip ko ano ba, gagawa ba ako ng video para wag na, sayang oras ko. No? Wala naman patutunguhan. Di ba? Kahit pa ano, manalo ka, matalo ka sa debate, anong sense? Hindi ko makitaan ng sense. Sayang lang oras ko, sayang effort ko, sayang pera. Kasi bakit sayang pera? Kasi yung oras na dapat nilagay ko na lang sa pagbebenta, sa pagre-recruit, eh, nilagyan ko pa ng oras yun. Walang kwenta. Ito yung palagi niyong tatandaan. Kahit saan ka mapunta, meron at meron maninira sa industriya. At hindi lang sa industriya natin. Lahat meron. Kahit sa mga school, sa gobyerno, sa ospital, sa tao, lahat meron maninira dyan. Meron at meron. Ano yan? Ugali na yan ng tao eh. Di ba, nasa ugali na ng tao yan, yung manghila pa baba, yun talaga yung gawain natin yan. Lahat naman tayo may ganyang attitude na ginagawa sa ayaw, sa aminin man natin o hindi. No? Ewan ko bakit ganun. No? Parang inborn na sa atin yung ganun na manghila tayo pa baba, lalo na kung nakita natin na nasa taas sila. So, baguhin natin yun, umpisa sa sarili rin natin. No? Tingnan rin natin yung sarili natin. Na syempre, wag rin tayo, kung ayaw natin hinihila tayo pa baba, wag rin tayo manghila ng tao pa baba. Okay? So, yun yung para sa. Meron talagang mga ano ganun. So, wala na tayong magagawa eh. Wala na tayong magagawa. Sa halip na bigyan mo pa ng oras yung ganyan. Mag-focus ka na lang sa ano, sa mas importanteng bagay. Mag-focus ka sa pag-build ng grupo mo, mag-focus ka sa pagbebenta ng products. Okay? Yun yung side ko. Waste of time. Okay, sayang lang oras diyan. Okay, next question from Ping Linang. Ano dapat ang everyday habit ng isang networker? Ang everyday habit ng isang networker depende kung nasa ang level ka na. Meaning ng level is, alam mo na, kung beginner ka pa lang, less than 6 months, less than 1 year, beginner ka pa lang nun. Yung less than 1 year mo ginagawa yung negosyo, ha? Hindi yung 1 year ka lang, kung 1 year buhat nung nag-join ka, so wala ka namang ginawa. Di ba? Or kung kailan mo lang trip, hindi yun ang sinasabi ko. 1 year na tuloy-tuloy mo siyang ginagawa. So, kung baguhan ka pa lang eh, which is I assume majority dito sa inyo is less than 1 year, no? Kahit nga hindi ka na baguhan eh. Ang pinakang priority mo lang talaga is profit producing activities lang. Okay, ibig sabihin ni selling, recruiting. Lalo-lalo na kung baguhan ka nga, lalo-lalo na kung wala ka pa ring resulta or maliit yung resulta mo. Kung maliit resulta mo, wala ka resulta kasi nga hindi ka naka-focus sa profit producing activities. Kung ano-anong cheche-bureche pinagagagawa mo sa buhay mo. yun ang totoo. Okay, sa ayaw mo sa hindi, eh, resulta, sa resulta mo nakikita yan eh. Diba? Sa resulta nyo makikita yan. So, dapat naka-focus lang talaga kayo, selling, recruiting, prospecting kasama yun. Okay? Kasi, nandun yun, kukuha ka ng prospect na bibentahan or re-recruiting, ganun din yun. So, yun. Okay, meron pa rin time, syempre, sa, yung, selling, recruiting, then others. Yun ang ano, ibig ko sabihin. Selling, majority dapat ng oras mo, or at least 80%, ng oras mo ay nakababad sa selling at recruiting. 20% the rest. Okay? So, ibig sabihin, para maging literal, halimbawa, 10 hours yung binibigay mo para sa negosyo mo. Okay? 8 hours doon, nasa selling at recruiting lang. Focus ka lang sa pakikipag-usap ng tao, 8 hours straight. Kung 10 hours yung binibigay mo, example lang naman to. Pakumpyutin mo lang naman eh. Kaya ginamit ko 10 hours para madaling makumpute yung 80%. 8 hours yun. Okay? 2 hours, the rest. Okay? Nandiyan ay si training. Pag-attend ng training yan, hindi dapat mawawala yan. Pag-attend ng training, pakikinig ng training. Ngayon, katulad ng ginagawa nyo ngayon.
No? Kaya nga 1 hour lang rin yung binibigay ko dito kasi ayoko din na masayang yung oras yung kakatraining. Hindi naman kayo kikita sa kakatraining, kikita kayo pag ginagawa nyo na eh. And then, the rest, yung iba pa ng mga activities, kasama rin ng part ng training, pag nakikipag-usap sa mentor mo, sa mga members mo, di ba? Pag kinikwento mo yung mga members mo, doon ka magkakaresulta. And then, pag nagkakaresulta ka na, tas may mga members ka, doon sila mai-inspire sa resulta mo. Hindi sa sinasabi mo. Okay? Yun ang ginagawa ko at yun ang tinuturo ko sa mga leaders ko. Oras nila nakabuhos lahat sa profit-producing activities. Okay? So, yun. Next question from... By the way, salamat nyo sa mga nagtatanong. Okay, it's already 8:51 kaya hindi ko sure kung masasagot ko pa lahat kasi marami pa ditong tanong. So, bawi na lang tayo next Friday. Okay? Agapan nyo kasi para kayong unang magtanong. 8 p.m. Philippines time. From Eloisa O'King. May tanong po ako. Tinanong ko na po ito sa upline ko pero sabi niya na nasa sarili na daw po yun. Sir Carl, masisisi ba natin yung mga sumali sa business natin kung nag-expect sila, nakikita agad sila kasi yun naman po ang sinasabi or pinaparamdam sa presentation? Hindi, yun ang nga yung sinasabi ko kanina eh. No? Kasalanan yun nung nag-present. Okay, kasalanan yun nung nag-present. Hype beast kasi eh. Yan yung negative na, ano yan eh. Yan yung buyer's remorse na nga na tinutukoy ko. Na talagang mani-negative sila. Talagang mani-negative yan along the way. Kasi akala, mali yung naranasan nila sa in-expect nila eh. Eh sa ganung paraan kasi sila madaling nakakapagpasali eh. Yung sa pagiging unethical, doon sila madaling nakakapagpasali. So, doon sila kumikita. So, hindi natin alam eh. Yung mga sitwasyon ng mga usually, lalo-lalo na yung mga hypebeast, kailangan nila magbayad ng sports car nila. Diba? Kailangan nilang magbayad ng mga fina-flash nila na kung ano-ano. Diba? Kailangan nilang bayaran yung helicopter o yung yate nila o yung spaceship nila. Diba? So, kailangan nilang gawin lahat. Whether unethical yun or ethical, wala na silang pakialam. Basta kumita sila. So, ayaw natin na mapunta tayo doon. Yun na yung pinakang purpose ng ethical nation. Medyo longer path or medyo mas matagal yung magiging result mo bilang isang ethical networker kumpara sa mga scammers at unethical networker. Pero sa huli, sulit yan lahat kasi unang-una sa lahat, wala kang mabigat na konsensyang dala-dala dahil alam mo, lahat ng ginawa mo sa business mo hanggang sa naging successful ka, alam mo, wala kang niloko, wala kang inapakan, wala kang binangga o sinagasaang tao. Alam mo, wala kang ginagawang masama. Malinis konsensya mo. Diba? Yun pa lang, okay na eh. Sapat na benefit yun eh. Diba? And at the same time, pwede ka kasing ano eh, pwede mong maloko ang tao, hindi mo maloloko yung nasa taas eh. Paparusahan at paparusahan ka niyan, ibabalik niyan sa'yo kung ano yung ginawa mo, na mas matindi pa. That works both ways, good at saka bad. No? Pag ginawa mo yung maganda, ibabalik yan sa'yo na nasa taas na mas matindi pa, na maganda. Kung gawin mo yung negative, yung pangit, babalik yan sa'yo ng mas karma. Yun na yun eh. Diba? Kung okay sa iyo, 'di ba? Kung kaya mo naman, 'di ba? Kung okay naman sa iyo yung karma, gawin mo kung ano yung masama. Bahala ka sa buhay niyo. Kaya tulad ng ano sinabi ko sa introduction nitong Q&A session natin, hindi ko goal na sundin niyo kung anong sinasabi ko. Wala na akong pakialam kung gagawin niyo o hindi yung sinasabi ko, kung naniniwala ko o hindi. Wala na akong nikatiting na pakialam doon. Pero I'm hoping na sana mas dumagdag pa ng dumagdag yung mga ethical networkers. Kaya ako to ginagawang Q&A session na to kasi wala namang binabayaran sa akin. Well, this is 1 hour of my time. Marami akong pwedeng gawin sa 1 hour na yun para kumita pa ng mas malaki. Pero nilalagay ko dito kasi nga, ang vision ko para sa network marketing industry, kahit papano, yun lang yung pinakang ambag ko na sa network marketing industry na mapaganda yung pangalan na sa pamamagitan ng mga ethical na networker. Regardless kung saan kumpanya man tayo kabilang. Okay? So, yun. Kaya, hindi mo pwedeng ano eh. Kasi, yung mga magagaling naman man brainwash yung mga yan. Kaya nilang balibalikta rin yung katotohanan. Kaya nilang gawin tama yung mali at kaya nilang gawin mali yung tama. Diba? Lalo-lalo na kung halimbawa kung merong ang upline tapos nalaman niya na pinakikinggan mo ako, 'di ba? Kaya niyang balikta rin eh, sasabihin niya sa iyo kung ano-anong masama tungkol sa akin. Wala na akong pakialam doon kasi alam ko naman kung ano yung ginagawa ko eh. Alam ko naman na nasa tama ako. So, ayun, kayo yung tumimbang. Kaya yun yung sinasabi ko rin sa inyo. Kanya yung sinabi ko kanina nung introduction na hindi ko kayo be-brainwashin na sa akin lang kayo makinig kasi ako successful. Bahala kayo mag-desisyon. Tinuturuan ko kayo kung paano mag-isip. Hindi kung ano yung dapat isipin.
Di katulad ng mga unethical uplines na tinuturo sa inyo kung ano yung dapat nyong isipin. Kaya, yes, upline ka lang. Okay? So, yun ang sagot ko pagdating dyan. Alright, so, last question na tayo. Last question na, 5 minutes, 5 minutes. Pagbigyan pa natin to. Okay, from, sino? From Eloisa. Eloisa. Tanong niya, tinanong, ay, siya na pala yun. Siya na pala yung sinagawa niya. Sorry. Last question. Meron pa ba? Meron pa ba? Parang wala na, no? 5 minutes na lang tayo. Akala ko kasi meron pa eh. Okay, ito. From Ivy. Gula? Paano kung wala kang mentor? Eh, maghanap ka ng mentor. So, yun yung sagot dun. Okay, katulad ng sinabi ko kanina, hindi naman yung mentor yung magpapasucess sa'yo. Pero malaking, ano din yung, malaking matutulong sa'yo ng effective, ethical na mentor para maging successful ka. So, hanap ka ng mentor na may same principles. Na gusto, halimbawa, kung ikaw ay na-sold out ko na, kung ikaw ay napaniwala ko na, na sa kung gaano kaganda ang pagiging isang ethical networker, at gusto mo rin maging ethical networker, maghanap ka ng ethical na mentor na gagabay sa'yo. Okay, baka meron naman dyan, hanapin mo lang sila. Na, dati akala ko, nung sinimulan ko yung Ethical Nation, way back 2016, dati akala ko ako lang, no? Talagang, ano, daming nagalit sa akin ng mga upline, no? Galit na galit. Hindi lang nila ako, ano eh, kumbaga yung i-chat-chat na, ano, kasi mapapatunayan yung mali sila eh. May expose sila eh. Di ba? Kaya hindi nila ako chinachat na ano, pero naririnig ko na lang sa ibang mga networkers na kaibigan ko sa paligid kung paano nila ako siraan. Ng mga nagsimula. Ngayon, ewan ko, sinisiraan pa rin naman nila ako for sure, pero kukunti na lang. Kasi nagkaroon na rin ako ng mga kakampi. natutunan ko na meron din palang ibang malalaking networkers na ethical din nilang ginagawa. Hindi lang talaga sila nagsasalita. So, nakakatuwa. Kaya natuwa ako noon kasi akala ko dati ako lang. Buti na lang hindi. So, ayun, kaya hanap ka ng mentor talaga na mag-guide sa iyo ng same principle sa iyo. Okay? Kasi napakalaking factor ng principle. Kasi kung halimbawa, meron kang hinanap na mentor, tapos ang qualification mo lang is dapat mayaman siya, dapat ano. Kasi syempre, 'di ba? Sinasabi ko rin nga, kung gusto mong maging successful, makinig ka sa successful, paturo ka sa successful. Gusto mong yumaman, makinig ka, paturo ka sa mayaman, 'di ba? Pero kung 'yun lang yung qualification mo, halimbawa napunta ka sa mentor na ganun, tapos ang tinuturo sa iyo, baliwin mo, pawerin mo, pag sinungalingan mo, hindi naman nila sasabihin 'yun, by the way. Papagagawa nila sa iyo is alam mong mali. Diba, i-edit mo yung cheque mo para pamawer, fake it till you make it yan. Diba, mindset lang yan. The white lies. Mahihirapan ka pa din. Kasi babagabagin ka ng konsensya mo. Na alam mong mali yung ginagawa mo eh. Diba? So, kaya umanap ka ng mentor na may same principles sa'yo. Kahit na hindi pa super yaman, diba? Kahit hindi pa super successful. Kahit pa paano may resulta naman, diba? Pero same principles sa'yo. Ethical din. Okay? So, yun lang. Ayoko marami kayo natutunan dito sa ating Q&A session. It's already, magna 9:58 na. So, meron pa akong training after nito. So, ayoko marami kayo natutunan. Maraming salamat sa mga nagtanong. Okay, sa mga nagtanong, shout out sa inyo. Special shout out sa inyo kasi hindi dahil sa inyo, wala tayong training. Wala tayong training ngayong gabi. Doon ang galing yung training natin sa mga tanong nyo. Kaya, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo. And, I'm sure na pinasasalamatan rin kayo ng mga nanonood dahil marami silang natutunan dahil sa mga tanong nyo, kayo yung mga malalakas ang loob na nagtatanong eh. Okay? So, kung hindi ko nasagot yung tanong mo, kita-kits na yung next Friday, 8 p.m. Philippines time. Agapan mo para ikaw yung unang makapagtanong at yung tanong mo yung una kong masagot. And may mga additional training resources pa ako na ipinovide. Kung pinapanood mo tong video na ito sa YouTube, nasa taas yung mga links. Sa Facebook. Kung pinapanood mo tong video na to sa Facebook, nasa taas yung mga links. Kung pinapanood mo tong video sa YouTube, nasa baba, nasa description, yung baba ay nasa description yung mga links na additional mga training materials na pwede mong i-access para mas maging payaman ka pa dito sa negosyo, sa ethical na paraan. Okay, so yun lang, magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye and God bless. Kita-kits.